So, ito yung guys, yung pinadala sa akin na microphone dito, wired microphone pala. So, sira daw, ayaw gumana. So, platinum, Hyundai, ayan. So, mayroon siyang control code na DM8000, no? Microphone. Hyundai Platinum. So, bali pala ito, pinadala lang ng aking kakilala dito. Customer ko sa, dito sa atin, sa Itiri. Ayaw daw gumana, kaya binigay niya sa akin, tingnan ko daw kung anong problem nito. Bali pala, ito yung microphone natin isa, ito yung gumagana, kasi titestingin natin, no, mamaya-maya. So, ito yung guys, yung i-video muna natin ngayon. So, bibigyan muna natin ng priority itong microphone na ayaw daw gumana, no. So, titingnan natin, i-check natin kung bayad nga ba ayaw gumana, no. Tapos, ito yung okay, walang problem to, yung ginagamit kong microphone. So, testingin natin guys, yung ating microphone, no. So, sa ating pag sound check is gagamit tayo ng amplifier na integrated si Tamashii. Tapos player. Ito yung TV sa taas. So, i-out muna natin 'to sa equalizer kasi titingnan naman natin kung bakit ayaw gumana yung ating microphone, no. So, i-fire natin yung amplifier natin. Tapos remote ng player. Player. So ayan, so kung narinig nyo guys is tumunog na yung intro ng ating platinum, no? Junior platinum, karaoke, ayan. So kulay green na, tapos okay na. So kunin natin yung microphone na isa, yung gumagana muna kasi tingnan natin kung okay yung amplifier natin, no? So yun muna yung ginagamit yung microphone. So ito po yung gumagana, tapos ito yung hindi, no? So insert muna natin tong microphone ko, yung gumagana. So mic 2. Tapos lagyan natin ng konting volume. Yan. Tapos i-on natin. Testingin natin, no? Hello? Hello, hey, sound. Hello, sound check. Hey, sound. Sound check. Sound check. Sound check. So mayroon guys, no? So walang problema yung amplifier natin. Tapos yung ating microphone, no? Ito yun yung okay. So i-next natin yung hindi okay, no? Yung aayusin natin kung anong problema nito. So, inix natin na i-sound check, no? So, insert natin dito sa mic 2. Tapos, i-on natin. Sound check na natin. Hello, sound? Hey? Hello? 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 Sound check? Hey? Hey? So, wala talaga guys. Blanco. Hello, sound. Sound check, sound check, sound check. Galawin natin dito. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, hello. So, wala talaga, no? Blanco. So, ibig sabihin is, mayroon talagang sira yung ating microphone, no? Ayan. So, ito yung bubusan natin, guys. Titingnan natin kung anong problem. So, patayin muna natin si ating amplifier. Tapos, si ating player. So ayan, nakapatay na. So sa ating pong gagamitin ng mga materials, so gagamit tayo dito ng panghinang. If ever man na kung mayroong putol na linya, no, or kaya natanggal. So ito yung kailangan natin, panghinang. Tapos yung ano natin, shouldering wire, ano, panghinang natin. Tapos ito yung iba, no. So yan yung gagamitin natin ng mga materials. So ito po pala pong video is, itong gagawin ko is hindi naman tayo professional na electronic, ano, or electrician, no. So ito yung gagawin ko is experience lang base sa aking nalalaman, no. So bago pala tayo makasound mag operate dito sa ating microphone, bago natin to buksan, so magbibigay muna ako ng konting idea, no. So para po sa mga may balak na mag-assemble or bumili ng microphone na wired, no, so piliin po natin yung wire na makapal tulad nitong ginagamit ko. So ito is pwede mo tong i-direct sa 220 na outlet, no. Pang ano talaga to, pang heavy duty to. Kaya makapal yan guys, no. Tapos pagdating naman dito sa kanyang pin dito sa jack natin, no. Ito yung pinili ko yung pwedeng buksan, no. So para if ever man na may diferensya dito sa loob, is pwede natin i-open, no. So nabubuksan yan guys. Ayan. So wire na makapal, yan. Tapos ito yung ano natin, piliin yung mga ganitong jack, no. So maraming ano ganitong mga jack na magaganda. So ito is okay na rin sa akin, no. Matagal na rin itong gamit ko.
So simula yung binili kong player ko hanggang ngayon is hindi pa ako nagpapalit ng microphone. Umiiksi lang yung wire kasi pagka ni-repair ko, siyempre hindi maiwasan na putulin natin, no? So dati mahaba tong wire ko, ngayon maiksi na. Ayan. Tapos ito yung microphone ko. So ito, ano lang to, pre. Bali, kinumbert ko lang. Mas maganda kasi mas maganda sa microphone natin yung voice cool, dapat quality, tapos yung wire natin dapat makapal, no? So ayan yung mga maibibigay kong idea para sa may mga balak na mag-assemble and then bumili ng microphone, no? So marami na ngayong magagandang microphone nagkalat to sa merkado, no? So dito na tayo sa ating microphone, no? So una guys, unang-una ang tinitingnan ko dito is itong pinya, yung ating jack na PL, no? Yan. So tingnan natin to kung maluwag na. So paano po malalaman kung maluwag na tong dulo ng pin natin, ng jack natin? So kung maluwag na po yan, iikot tong dulo. Pag inikot mo yan, ibig sabihin is maluwag na. So kailangan natin palitan, no? So ito naman is wala nang problema, no? Tapos ang pagkakaiba nito is ito kasi is hindi nabubuksan. Kung i-compare natin dito sa aking microphone na gamit, no? So ito is solid, no? Tapos i-check natin yung wire. Kasi dito lang naman yan, nagkakaproblema sa mga puno niya. Kasi minsan nahihila, no? Lalo na pag mga lasing na yung mga kumakanta. So para itong gamit natin na, itong microphone natin is walang problema, no? Walang patid yan. Ayan. So wala ditong problema sa kanyang jack na pin, no? So inix natin dito sa ating pinakang microphone niya. So pangalawa guys is buksan natin itong head ng ating microphone. Ayan. So ito, bihira naman to, bihira itong masira dito sa loob kasi naka yan sa loob, eh. Kumbaga naka-fix to. So bihira naman to masira kasi naka-tornillo yan dito. So ibig sabihin, hindi gaano to nagagalaw, no? Kung i-compare natin dito, ito kasi laging nababalot to, o nababanat, no? So far, dito sa ating baseball is walang problema. Yan. So hindi naman natanggal yung pagkahinan niya, no? Ng negative at saka positive natin, no wire. So okay to, walang problema to. Ibalik natin, no? Tapos inix natin to. So tanggalin natin tong wire. Tapos buksan natin to. So meron tayo dito makikita ang tornillo. So ayan. Tap-tap lang natin para lumabas, no? So ayan. So kung makikita natin guys is walang problema dito, no? So okay siya. Hindi naman natanggal yung pagkahinan niya. So nakakunik pa rin yung wire na black and red, no? Negative, positive. So wala dito yung problema, no? Tapos inix natin to. So yung wire niya is okay naman. So tingin ko wala nang problema to. So ang gagawin natin is bubuksan natin to. Para makita natin yung problem, kung saan talaga yung problema nito. Para sa experience ko, dito talaga madalas nasisira. Kasi nababaluktot, nababanat, so hindi maiwasan na ito yung unang nasira, no? Sa experience ko lang guys. So ayan. Ito yung problema dito sa loob. So kung makikita nyo guys, is wala na siyang connection, no? So, pudpud na yung isang linya, ito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Putol. So ito yung problema pagka yung wire natin is manipis ang gamit. So, wala nang linya yung isa, oh. Pero yung isa, okay pa. Ito yung dulo niya, oh. Ito yung guys, oh. Yung dulo niya. So hindi na siya naka-unik, no? So yan yung hihinahin natin. So ito yung panghinan ko guys. Shouldering iron na. Saksak natin. So, papainitin lang natin yan. So, meron na siyang ilaw. So, ibig sabihin is active na. So, hitin natin sa kanyang heater. At gagamit tayo ng shouldering wire.
Yan. So medyo makapal. Tapos meron tayo dito yung medyo manipis, no? So ito lang gamitin natin, yung manipis lang, kasi manipis lang naman yung wire nito. So lagyan natin ng... So okay na. Pwede natin itong idikit. So dito lang natin idikit yan, guys. So pag hinang, guys, is kunting dampi lang, kasi plastic lang 'to eh. So mabilis matunaw. So okay na, oh. May linya na. So sa pagbalik nito, guys, is meron tayo dito makikitang kanal. Tapos dito rin meron dito naka-usli yan, oh. So itatapat lang natin yan para maibalik natin sa proper na dati niyang position, oh. So yan. So isagad natin 'to, tapos pwede natin lagyan ng tornilyo yan. Yan yung tornilyo niya. Yan. So kailangan natin higpitan yan. Higpit lang. So okay, matibay na. So testingin natin muna, no? Insert muna natin to. Ininilang natin. So huwag na muna natin itong ibalik, kasi hindi pa naman tayo sure kung gagana, no? So testingin natin sa ating amplifier. Isaksak natin. So i-insert po natin yung microphone natin. Yan. Tapos i-sound check natin, no? So open natin. Hello sound. Sound check. So i-off natin. Hello sound. Hello sound check. Hello sound. Hello sound check. So wala mang may problema din dito sa kanyang switch, yung on off niya. Kasi kahit naka off is gumagana, guys, no? Naka off yan, no? So i-sound check ulit natin. He sound check. So mayroon siya kahit naka-off. So i-on natin. Tapos i-sound check ulit natin. Hello sound check. So pagdating dito sa switch, it's wala tayo nitong ano, pisa, no? So pero okay na, gumagana na siya. Ang problem lang is itong switch niya, yung on-off. So kahit naka-off is gumagana pa rin. I-sound check natin. Naka-off yan, guys. Ayan. He sound check. So although humihina, pero palagi ko is dapat na itong palitan, no? Yung on-off natin. So i-on ulit natin. Taas. Hello sound check. So lumakas na, no? So okay na yung microphone natin. So siguro pwede naman to kahit dito palitan ng ano na, switch. Kasi gumagana na siya. So direct na to, kahit naka-off is gumagana na, no? Final test natin. Hello sound check. So okay na, guys. So okay na po magka-sound. So pwede natin itong ibalik, no? Yung cover. So bago natin ibalik to, so lagyan mo natin to ng masking tape, no? Para sure na hindi dumikit. So ganyan yung ginagawa ko, guys. Yan. Walang gawin ng kunti. Tapos ipasok lang natin dito.
Gawasan lang natin ng konti kasi medyo malapad. So medyo mahirap lang to. Kaso hindi kasi pwede ito na hinilagyan eh. Kaya tsaga-tsaga lang. So ayan, naka-ano na. Kailangan kasi may balot to guys eh. So ayan no, meron na siyang balot no. So pwede natin ito ibalik. Tapos yung lock nya, yung nut. So itapat lang natin sa butas para nagpita natin ng maayos no. Ayan. So, okay na. Ayan. Kalap na siya. Ayos. So, ayan po magka-sound. So, okay na yung microphone natin na word, no? So, DM-800 microphone, Hyundai Platinum. So, na-repair natin. Meron lang natanggal na wire sa kanyang linya, yung isang linya niya. So, hininang natin, no? So, okay na yung word na microphone natin. So, sana mga ka-sound is meron tayong nakuhang idea dito sa ating ginawang video, no? About dito sa ating na-repair na microphone, no? So, ganun lang yung titingnan natin. So, gayahin lang natin yung mga process na ginawa ko, no? About dito sa ating microphone. So, bali na repair natin ng maayos. Tapos, na sound check natin, no? So, ayos. So, hanggang dito na lang yung video natin. So next time ulit guys, jamingan niyo uli ako sa mga susunod ko pang video no. So bago ko pala ang lahat, bago tayo magtapos is gusto kong magpasalamat sa lahat ng legit na sumusuporta dito sa ating YouTube channel no. So next time ulit po, maraming salamat and God bless. Ingat po tayo lahat. Thank you.